Okay, so good afternoon to everyone. Good afternoon, Sir Alman, teachers and everyone. Welcome to Grade 5 Narra, educating towards a culture of peace. Peace be with you. Okay, sit down. Thank you, Sir Alman. Okay, so today we have our debate, and of course, matutunan natin ngayon kung ano-ano ba yung iba't ibang pananaw natin sa mga hinggil sa ating paksa. Mahalaga bang matutunan ng isang mag-aaral sa ikalimang paita ang mga gawain pang industriya. Okay, so dapat matutunan natin kung ano ang ano yung mga pananaw natin. At meron tayo ngayong dalawang parte. So bago yun, bago natin gagawin yun, ay hingi muna tayo ng patnubay ng ating Panginoon sa panalangin ng ating classmate. Sino ganito? Si Gwen! Si Gwen. O, si Gwen muna ang mag-pray ngayon. Bow our heads, close our eyes, and pray. Dear Father, in heaven our God, thy children are heaven for thee. We offer you this day, all we do take and say. Please be glad to our minds to understand our lessons well. Help us to be obedient and truthful. Help us to understand and love one another. Because we are all thy children. Bless our teachers, bless our school, bless our country, and bring us to life everlasting. Amen. Okay, you may now sit down. Thank you, sir. Okay, so once again, good afternoon sa ating mga Board of Judges ngayon. I-invite natin, let's start with yung kaibigan natin na teacher sa GT, the Gifted and Talented, grade 4 advisor. Yes, Master Teacher 1, no other than Sir Nicolas Riera. And ang ating isang hurado, na magaling sa pagtuturo ng EPP. Sa kanya ako nagpapaturo minsan at nanghihiram ng mga gamit. Isang SPET or SPET teacher, no other than Ma'am Caroline Diximo. And eto, napaka-bihasa na nito sa pagtuturo dahil sa itong Master Teacher 2 or Dagaguro 2. Isa sa pinaka-powerful sa pagtuturo dito sa ating school, ang Grade 6 Advisor, Ma'am Charito Pama. And we have also today our visitor from sa ibang section, sa CSN teacher, Ma'am Joanne Turalde. After din sa Grade 5, Gifted and Talented, friend ko sa Facebook, kumbaga, Ma'am Rachel Gallo. We have also, Ma'am, ito, computer teacher, ICT teacher natin, Ma'am Letty Balsita. No, Letty Balsita, Ma'am Derry Balsuay. And to help us today, isa din sa tutulong sa atin para mapasilitate ito, ay ang ating intern na nasa likuran, Ma'am. Ma'am? Okay, si Ma'am Tal. Okay, so sa puntong ito ay kailangan natin munang malaman ano mga dapat natin gagawin. So sa inyo manggagaling kung anong gagawin natin habang ginagawa natin ang ating debate. O, sige. Ano ba ang mga dapat nating tandaan before tayo mag-start sa ating debate? Ano ang dapat tandaan? Okay, magtaas ang kamay kung alam. O, sige. Makinig ng? Mabuti! Very good. Ayan, puto. Ano pa? Mag? Participate. Mag-participate. Okay, paano mag-participate, be? Magtaas ang kamay kung? Ano? May tatanungin or may sasagot. Pero sila muna ang sasagot. Mamaya pa tayo. Okay? Halimbawa, kung sasalitan dito ang speaker, ano gagawin natin? Makinig. So para makuha natin at para matandaan natin ang lahat ng punto na gustong ipaabot sa atin ng speaker, anong gagawin natin? Mag? Take note. Very good. Mag-take note. Okay.
So, ano na natin ang gagawin? Ready na, ready na! Aha! Aha, aha! Ready na, ready na! Oh, totoo? Ready na talaga? Oo! Saan ang notebook at saka ballpen? Ready! Okay, so ready na! So, sa hapong ito ay para mas klaro at maganda ang takbo ng ating debate ng dalawang parte, okay? So, mayroon tayong isang tinatawag na mediator. Siya yung papagitna sa dalawang parte na ito. So, bago sila bago magsasalita, siya muna ang papagitna para magiging maayos ang takbo ng debate. Okay, so ang ating mediator ngayon, ang ating chairman, is no other than Aladdin Abidin. Sa ating mga hurado, binibining siya rito, Pama, dalag guro to. Ang gurong tagapayo ng ika-anim na baita. Ginoong Nicolas Piliera, dalag guro 1, ang gurong tagapayo ng ika-apat na baita sa Gini. Ginang Caroline Deximos Pet 1, at gurong bihasa sa EPP, ginoong Alman Piena. Mga kapwa ko mag-aaral. At ang dalawang panig na nandito ngayon, magandang hapon sa inyong lahat. Nais ko ipakilala sa inyo ang mga kalahok sa ating debate ngayong hapon. Sa grupong nagsasabing mahalagang matutunan ng isang mag-aaral sa ikalimang baitang ang mga gawain pang industriya, Daroy Christian Adrian. Paggawa ng mga aparador at iba pa at lubos na nakakatulong sa atin bilang mga mag-aaral sa elementary. Ito ay isang paraan upang makatulong sa ating mga magulang na kahit sa ating murang edad ay kaya nating gumawa ng mabuti at naging kapakipakinabang. Sa pamamagitan nito, then ay natuto tayo kung paano tumayo sa ating sariling mga paa. Ito rin ay isang daan upang madiskubre ang ating talento. Sa pamamagitan ng pagkatuto natin sa mga gawain pang-industriya ay nakakatipid din tayo sa mga gamit. Di natin kailangan bumili ng mga bagong gamit dahil tayo na rin ang nagkukumpuni nito at napapakinabangan muli. Isa ito sa mga paraan upang maihanda natin ang ating sarili sa hinaharap upang hindi na tayo mahirapan sa pagdating ng high school. Maraming salamat po. Maraming salamat, Christian Elian. Mula sa grupong sumangayon sa ating paksa. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mga grupong hindi sumangayon sa ating paksa at nagsasabing hindi mahalagang matutunan ng isang mag-aaral sa ikalimang baitang ang mga gawain pang-industriya.
Palakpakan natin si Shanelle Lila. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado, mga kapwa ko mag-aaral, at sa ating guro, Sir Alman P. Jainar. Para sa amin, hindi kailangang matutunan ng isang katulad naming mag-aaral sa ikalimang kaitang ang mga gawaing pang-industriya. Sa paaralan dahil gawain naman ito ng mga nakakatanda. Naniniwala kaming dapat pag-aaral lamang ang aming bibigyan pansin dahil may mga taong atasan upang gawin ito. May panahon din para gawin ng mga taong naatasan ang mga gawaing pang-industriya sa paaralan tulad ng brigada eskwela. Wala rin tayong panahon para sa pagkukumpuni ng mga silang gamit dahil may mga takdang alalim pa tayong dapat pagtuunan ng pansin. Ang katawan natin ay masyado pangbata para sa mga gawaing pang-industriya at lubhang mapanganib sa ating murang katawan ang mga gawaing iyon. Hindi ito gawain ng isang batang katulad natin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa dalawang panig. Ngayon naman ay pakinggan na natin ang pagpapahayag ng pagtutol sa bawat panig mula sa ating proposisyon. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ng aming katungkali na nakakabahala ang mga gawain pang-industriya sa ating kaligtasan bilang mga bata dahil ayon sa ating batayang aklat sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan ay may mga dapat tandaan sa paghahanda o gawain pang-kaligtasan bago gawin ang mga gawain pang-industriya na matatagpuan sa pahina 179. Kailangan lamang natin ang focus sa paggawa ng mga ito. Kahit anong mga gawain man ay may panganib sa ating kaliingat, kahit sa ating mga laro ay may panganib. Hindi naman ito mapanganib kung bibigyan mo lang ito ng sapat na atensyon. Kung hindi kayo sang-ayon sa aming sinasabi, siguro natatamad lang kayo at umaasa lang kayo sa mga matatanda. At kung mayroon na kayong mga asawa at hindi nyo alam ang pang-industriya, ano, tumanga lang kayo dahil wala kayong alam sa pang-industriya. At ito ang kailangan ng ating bansa dahil sa kakulangan ng trabaho. Maraming salamat po. Para sa akin, hindi pa rin ligtas sa ating mga kabataan ang gawaing pang-industriya. Dahil kung pag-ukulan natin ng pansin ang mga balita ngayon sa telebisyon, marami nang nasusugatan sa paggawa ng gawaing pang-industriya. Hindi pa rin ito ligtas, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Ang gawaing pang-industriya din ay hindi kailangan ng mga mag-aaral sa elementarya. Dahil ayon sa K-12 curriculum, pagdating ng senior high school, ang isang mag-aaral ay pwede na kumuha ng vocational course na makahanay sa kursong ito. Hindi naman kailangan ng isang bata na matuto sa gawain pang-industriya. Dahil kung ipagawa mo sila ng mesa, masyadong mahirap na ito. At pag masugatan sila, sino may kasalanan? Kawawa naman ang kanilang mga magulang. Imbis na ibili ng kanilang bigas, ipapagamot na lang ang kanilang anak. Hindi naman kami tamad at hindi naman ganun ang gusto namin na malaman ninyo na hindi dapat matuto ang mga bata sa gawaing pang-industriya dahil hindi pa kaya ng kanilang katawan ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan ng kanilang... Mas mabuti muna na mag-aral na lang sila para sa paglaki nila ay mga trabaho sila. Maraming salamat. Ayon din sa K-12 curriculum ay kailangang matutunan ng mga kabataan sa elementarya ang mga gawaing pang-industriya dahil isa ito sa paghahanda ng isang mag-aaral upang pagdating ng senior high school ay alam na nito ang basic sa paggawa ng mga gawaing pang-industriya. Ang tech box sa senior high school ay nakatutok
publikado at nangangailangan ng basic education ng industrial arts. Ang industrial arts din ay kasali sa core components ng EPP tulad ng home economics, agriculture at ICT. Manghihirapan ang isang mag-aaral sa senior high school sa pagkuha ng tekno hingil sa gawain pag-industriya kung wala itong kaalaman sa industrial arts na natutunan sa elementary. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako sa April AL Pinaver na nagsasabing hindi sang-ayon sa gawaing pang-industriya. Kung pagbabasehan natin ang mga programa ng DepEd, ay hindi na kailangan ng mga kabataan ang pagkakritos sa mga gawaing pang-industriya. Dahil hindi naman ito magagamit ng mga bata, mayroon na po tayong mga volunteers sa paggawa ng mga iyon. Mayroon tayong programa sa DepEd na Brigada Eskwela tuwing summer. At nakukumpuni ng mga volunteers sa panahong iyon ang mga sinasabi. Mayroon din tayong mga karpentero na mas bihasa sa mga gawain iyon. Mas mahirap na ang mga mag-aaral sa kanilang mga takdang aralin at mas lalo pa ito kung idagdag pa ang pag-aaral tungkol sa gawain ng pag-aaral. Huwag din natin kalimutan na ang gawain pang-industriya ay nasa core components ng EPP sa K-12 curriculum, kaya hindi ito dapat ipagkurang mahala. Kung isang bata ay hindi matuto nito, ay maaaring maging kawawa ito sa hinaharap dahil sa pagkatuto ng mga gawain pang-industriya ay isa nitong sandata sa pagpasok nito sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Isa itong paraan upang mahubog ang kanyang talento, lalong-lalo na sa industrial arts. Marami sa mga kababayan nating mga Pilipino ang naging matagumpay sa kanilang buhay at naging mayaman kahit hindi nakatapos sa pag-aaral dahil lang sa larangan ng industriya ayon sa isang Pilipino na nagtapos ng anthropology na si Anthony Tipan. Mahalaga na matutunan ng isang bata ang gawaing pang-industriya upang sila ay makatulong din sa mga gawain ng kanilang mga magulang. Hindi naman ito makakaapekto sa kanyang pag-aaral kung ito ay ginagawa ng tama. Kung sa susunod na kayo ay bubuo ng pamilya, ano ang maituturo ninyo sa inyong mga anak kung sakaling magka-problema? Ano na ang gagamitin ninyo sa inyong mga trabaho kung nasira ang inyong mga materials, lalo na kung hindi kayo sang-ayon sa gawaing pang-industriya? Kaya dapat na matutunan natin ang gawaing pang-industriya. Maraming salamat. Ayon sa iyong salaysay, ay mas lalong hindi natin kailangan ang matuto sa mga gawaing pang-industriya dahil natuturoan natin ang mga kabataan huwag na magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo dahil maaari naman silang yumaman dahil lang sa mga gawaing pang-industriya. Hindi din natin pwedeng-pwede pilitin ng mga mag-aaral sa elementaryal na gumawa ng mga gawaing pang-industriya. Dahil baka pwede tayo makasuhan ng child labor. At saka, ano pa ang sinasabi ni Mika? Talamad-tamad kung hindi magawa ng pang-gawain yung pang-industriya. Pero nagkamali siya. Sa totoo lang, masyado pa tayong bata mga elementarya. Maghintay na lang tayo at mag-aral na mabuti para magkawa tayo ng gawain pang-industriya. Yan ang masasabi ko po sa inyo lahat. Salamat po. Ang pag-aaral sa gawain pang-industriya ay hindi na mamahusgan ng pagbibigat sa trabaho dahil dito ay natuturo lamang na tinatawag na basic knowledge. Mga simple pagkukumpuni at gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang sinya
kaysa at ibang pang magagaan na gawa. Hindi ito naglalayong magpagawa ng mga lampas sa kamahayan na natuturuan ang mga mag-aaral kung paano maging kapaki-paki sa kanilang kahanan sa pag-aaralan sa gawa ng mga serya. Subukan nyo at alam na kaya nyong gawin. Marahil hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang pag-industriya gawa. Lahat kayo ay may puno sa inyong mga desisyon. Ngunit huwag tayong maging tamad. Gamitin natin ang ating utak upang tayong mga bata ay maipagmalaki ng nakakatanda. At alam namin na hindi lang nakakatanda ang marunong sa gawain industriya, kundi ang mga bata rin. Isipin nyo, hindi lang kayo nakakatulong sa pamilya, kundi sa kapwa at kapaligiran nyo. Salamat sa inyong pakikinig at suporta. Maraming salamat. Ang gawain pang industriya ay hindi kailangan sa atin bilang mag-aaral sa elementary school. Dahil hindi naman lahat ay may talento sa pagkakapente. Sa pag-aaral na isinagawa ng mga psychologists ay may kanya-kanyang talento ang bawat isa. Sinatawag natin na individual differences. Maaaring magaling si DK sa gawain pang industriya, ngunit hindi ito ang talento at hiling ni Ana. Kaya unfair para kay Ana na si DK lang ang nasasayahan sa ganitong gawain. Hindi naman na inaasa namin ang sa iba ang gawain pang industriya, kundi gusto lang namin na makapag-aral kami ng mabuti. Baka hindi nyo lang gusto makapag-aral sa inyong pag-aaral. At sayang naman ang kikitain ng mga karpintero kung kayo na lang ang iniasahan ng inyong mga magulang. Ang makakatulong pa kayo sa kanila. Maraming salamat. Sa uli ako, si Angela Quezon, naniniwala na hindi nila kailangang matutunan ang gawain pang industriya. Okay, maraming salamat sa dalawang Fanny. At nakapili na kayo ng kung saan Fanny kayo? Oo! Oh, sige daw, malakas ka ng palakpak kung sinong pipili sa isang Fanny. Okay? Dito sa ating Fanny na kung saan ay nasasabi, mahalagang matutunan ng mag-aaral sa ikalimang baitang ang gawain pang industriya. Sino ang pumapayag sa kanila? Ay, Fanny. Sige. Dito naman sa panig na kung saan nagsasabing hindi na kailangan matutunan ng isang mag-aaral sa ikalimang baitang ang gawain pang industriya. Ay, ang daming boycott. Maraming boycott. O sige. So para mas makadesisyon pa talaga kayo at para mas makonvince pa ang ating mga hurado, yung mga judges natin, ay magbibigay ako ng mga katanungan. Okay, magbibigay ako ng mga katanungan kung saan ay bibigyan ng pagkakataon ng dalawang grupo na makasagot para mas madagdagan pa ang pag-convince doon sa ating mga hurado at sa mga nandito ngayon. Okay, so sa unang katanungan, ganito. Masasabi mo bang may malaking tulong sa pang-araw-araw mo na gawain? Masasabi mo daw mo ba na may malaking tulong ang mga gawain pang industriya? Sa paanong paraan? Bakit kaya? O sinong gustong sumagot? O sige. Sa ating pang-araw-araw na gawain ay malaki ang maitulong ng mga gawain pang industriya. Dahil napapabilis nito ang ating mga gawain, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-aaral sa bukid at biglang masira ang iyong pag-aaral. Hindi mo na kailangan hintayin ang ibang tao sa pagkukunin ito dahil alam mo namang gawin ito, na ipagpapatuloy mo pa at ang iyong pag-aaral. Marami pang naiitulong ng industriya. Halimbawa, nasira ang iyong mesa sa bahay at paano mo sila matutulungan kung hindi mo alam ang gawain pang industriya. Maraming salamat. Mm-hmm. Oh, kayo, ano masasabi niyo doon? Wala? Sinong sasagot?
Sige. Wala pong malaking tulong na idulot ito dahil mawawalan po ng trabaho at kita ang mga taong mas bihasa sa paggawa ng mga gawain pang industriya. Kawawa po ang mga taong tanging dito lang umaasa para sa kanilang ikabubuhay. Maraming salamat. Ano ba? Nakumbinsi kayo, hindi pa? Hindi pa? Ha? Nakumbinsi kayo, hindi pa? Sige, isang tanong na lang talaga. Oh, last chance na ito, ha? Patunayan niyo talaga sa kanila. Last chance na ito. Okay, halimbawa. Halimbawa lang. Hindi ka talaga, wala kang hilig. Ayaw mo talaga. Wala kang hilig doon sa pagkukumpuni ng ganito, paggawa ng ganito, sa mga gawain pang industriya. Halimbawa, wala kang talagang hilig. Pero, alam mo kung paano gawin. Halimbawa, may nasira. Alam mo naman kung paano gagawin yun. Kahit wala kang hilig. Sa tingin mo ba? Gagawin mo pa rin yun ba yun o hindi na? Sa paano paraan kung halimbawa gagawin mo? Sinong gusto sumagot? Okay? Kung ako ay walang hilig sa pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa aming bahay, gagawin ko pa rin kung kaya-kaya ko naman dahil sayang lamang ang ibabayad ko sa kukunin kong tagagawa. Gayun, pwede namang ako ang gagawa ng mga ito. Magpapatulong na lang ako sa mga nakakatanda sa akin upang mas maging maayos ang pagkukumpuni nito. Okay. Dito sa grupong ito, may gusto sumagot? Sige. Hindi ko po ito gagawin dahil baka mas lalong masira ko lang po ang kaunti lang ang sira. Mahirap pong gumawa ng mga bagay na ayaw mo namang gawin. Mas maganda ang resulta ng pagkukumpuni kung ang gagawa ay may alam sa gawain iyon. Maraming salamat po. Okay. So siguro naman, marami na kayong naisulat dyan ng mga... Then habang nagsusulat kayo, may pailing-iling pa kayo. Kaya nakikita ko sa inyo talaga yung disagreement and agreement sa mga statement ng ating mga speaker kanina. Okay, so bukas, dahil sa marami kayong naisulat dyan, gagawa tayo ngayon ng ating takdang aralin. Ano yung takdang aralin natin? Yung tinatawag natin na reflection paper natin. Okay, so susulat ninyo dyan sa inyong reflection kung mag-choose kayo doon sa dalawang panic kung saan doon kayo gusto mong o agree kayo. And then, susulat niyo doon ang inyong mga reflection. Doon kayo magbasa sa kanilang mga sinasabi. Okay, so maraming salamat sa dalawang panic. Pagpakan natin ang dalawang panic. Okay. So palakpakan din natin si Aladdin na mediator natin ngayon. Okay. So bago tayo magpasalamat sa ating mga kurado, ay siyempre, expert sila patating dito, bihasa sila sa mga gawain ganito, kaya pakinggan naman natin ang kanilang mga gustong sabihin kung ano yung mga dapat ba nating improve or anong mga gusto nilang i-suggest sa atin. Unahin ko muna siguro. Isa lang po ang magbigay? O sige, isa lang daw. So, dito tayo sa pinakabihasa. Alam niyo kung sino pinakabihasa? Sino? Bihasa silang lahat. Si Sir Nick daw ang mag-represent sa kanila. Sir Nick? So, palakpakan natin si Sir Nick. Debater, the most debater. Ah, kaya kami ragaw-ragaw. Magandang hapon sa inyong lahat. Sino dito ang marunong matinig? Itaas ang kamay. Magaling. So, sa dalawang panig, congratulations for the job well done. Sa bawat mga pahayag ninyo, so bilang isang batang Pilipino, meron kayong mga tungkulin. Alam ba ninyo kung ano yung mga tungkulin ninyo? Ano yung mga tungkulin ninyo bilang isang batang Pilipino? Very good.
ano? Mag-aral ng mabuti. So, nag-aaral kayo ng mabuti. So, ano ang gagawin ninyo? Okay. Makinig kayo ng maayos para matuto kayo ng mabuti. So, ang tungkulin ninyo bilang isang batang Pilipino ngayon ay mag-aral ng mabuti. Magsusunog kayo ng kilay gabi-gabi. Walang hadlang sa pagkinabukasan mga bata. Ha? Ang kinabukasan ay nagsisimula sa bawat sarili ninyo. Walang tama o walang maling sagot sa bawat pahayag ninyo. Naiintindihan niyo ako? So, sa bawat panig, congratulations for the job well done. So, ipagpatuloy ninyo ang inyong mga magagandang mithingin. Diyan nagsisimula ang inyong success. Your self-confidence at strength. So, congratulations sa inyong lahat at maraming maraming salamat po. Okay, so maraming salamat, Sir Lee. At maraming salamat din sa ating mga nandito ngayon. Lahat-lahat tayo, pasalamat tayo, mag-thank you tayo sa ating mga panawin. Everybody say, thank you very much. Thank you very much. Okay, so yun lang. Maraming salamat at palakpakan natin ating mga sarili. Ulitin natin, sino ang pumapanig dito sa proposition natin? Ibuti ka lang. Sino pumapanig naman sa opposition natin? Okay, so thank you very much. And once again, good afternoon. Meron tayong isa pa na round ng debate na gawin natin. Okay? So, yung iba naman ang pagbibigyan natin. So, ang nanalo sa hapon ito ay ang... Ano panig? Ano gusto niyo? Proposition o opposition? Dito o dito? Dito! Sino ang payag dito? Palakpak ang payag dito. Sino ang payag dito? Pareho lang. Okay, ang nanalo sa hapong ito ay ang ating proposition. And of course, ang ating best debater na bibigyan ko ng award ay walang iba, kundi si... Yes, si Mika. Okay, congratulations, Mika. Ito ang best debater natin sa hapong ito. So, palakpakan natin si Mika. Okay, so bibigyan natin mamaya ang kanyang prize. Thank you very much. And ulitin ko, maraming salamat sa ating lahat. Okay? So, magpaalam na tayo sa ating mga hurado. Tayo lahat? Okay, magpaalam na tayo. Goodbye. Okay, so good afternoon to everyone. Good afternoon, Sir Alman, teachers, and everyone. Welcome to Grade 5 Narra, educating towards a culture of peace. Peace be with you. Okay, sit down. Thank you, Sir Alman. Okay, so today we have our debate, and of course, matutunan natin ngayon kung ano-ano ba yung iba't ibang pananaw natin sa mga hinggil sa ating paksa, mahalaga bang matutunan ng isang mag-aaral sa ikalimang kwarta, ang mga gawain pang industriya. Okay, so dapat matutunan natin kung ano ang ano yung mga pananaw natin. At meron tayo ngayong dalawang parte. So bago yun, bago natin gagawin yun, ay hingin muna tayo ng patnubay ng ating Panginoon sa panalangin ng ating classmate. Sino ganito? Si Gwen. O, si Gwen muna ang mag-pray ngayon. Bow our heads, close our eyes, and pray. Dear Father, in heaven our God, thy children are heaven for thee. We offer this day
payments. Okay, you may now sit down. Thank you, Sir Alman. Okay, so once again, good afternoon sa ating mga Board of Judges ngayon. I-invite natin. Let's start with yung kaibigan natin na teacher sa GT, the Gifted and Talented, grade 4 advisor. Yes, Master Teacher 1, no other than Sir Nicolas Liera. And ang ating isang hurado na magaling sa pagtuturo ng GT. Sa kanya ako nagpapaturo minsan at nanghihiram ng mga gamit. Isang SPET or a SPET teacher, no other than Ma'am Caroline Diximo. And eto, napaka-bihasa na nito sa pagtuturo dahil sa itong Master Teacher 2 or Dagang Guro 2, isa sa pinaka-powerful sa pagtuturo dito sa ating school, ang Grade 6 Advisor, Ma'am Charito Pama. We have also today our visitor from sa ibang section, sa CSN teacher, Ma'am Joanne Turalde. At guro din sa grade 5, gifted and talented, friend ko sa Facebook, kumbaga, Ma'am Rachel Gala. We have also, Ma'am, ito, computer teacher, ICT teacher natin, Ma'am Letty Balsita. No, Letty Balsita. Ma'am Derry Balsuay. And to help us today, isa din sa tutulong sa atin para mapasilitate ito, ay ang ating intern na nasa likuran, Ma'am? Ma'am? Okay, si Ma'am Tal. Okay. So, sa tutulong ito ay kailangan natin munang malaman ano mga dapat natin gagawin. So, sa inyo manggagaling kung anong gagawin natin habang ginagawa natin ang ating debate. O, sige. Ano ba ang mga dapat nating tandaan before tayo mag-start sa ating debate? Ano ang dapat tandaan? Okay, magtaas ang kamay kung alam. O, sige. Makinig na? Mabuti. Very good. Totoo? Ano pa? Mag-participate. Okay, paano mag-participate, be? Magtaas ang kamay ko. Ano? May tatanungin or may sasagot. Pero sila muna ang sasagot. Mamaya pa tayo. Okay? Halimbawa, kung sasalitan dito ang speaker, anong gagawin natin? Makinig. So, para makuha natin at para matandaan natin ang lahat ng punto na gustong ipaabot sa atin ng speaker, anong gagawin natin? Very good. Mag-take note. Okay. So, alam na natin ang gagawin. Ready na, ready na. Aha, aha. Aha, aha. Ready na, ready na. Oh, totoo? Ready na talaga? Oo. Saan ang notebook at saka ball pen? Ready. Okay. So, ready na. So, sa hapong ito ay para mas klaro at maganda ang takbo ng ating debate ng dalawang parte, okay? So, mayroon tayong isang tinatawag na mediator. Siya yung papagitna sa dalawang parte na ito kay bago sila magsasabunutan, joke lang, hindi magsasabunutan, bago sila mag-aaway sila, ay hindi. Okay, so bago sila, bago magsasalita, siya muna ang papagitna para magiging maayos ang takbo ng debate. Okay, so ang ating mediator ngayon, ang ating chairman, is no other than Aladdin Abidin. Sa ating mga hurado, binibining Charito Pama, dalag guro to. Ang guro tagapayo ng ika-anim na baita. Ginoong Nicolas P. Liera, Dalog Guro 1, ang gurong tagapayo ng ikapat na baitan sa Gini. Ginang Caroline Deximo Spec 1 at gurong bihasa sa EPP, Ginoong Alman P. Jainar. Mga kapwa ko mag-aaral. At ang dalawang panig na nandito ngayon, magandang hapon sa inyong lahat. Nais ko ipakilala sa inyo ang mga kalahok sa ating debate ngayong hapon. Sa grupong
nagsasabing mahalagang matutunan ng isang mag-aaral sa ikalimang baitan ang mga gawain pang industriya. Daroy Christian Adrian. Paggawa ng mga aparador at iba pa at lubos na nakatulong sa atin bilang mga mag-aaral sa elementary. Ito ay isang paraan upang makatulong sa ating mga magulang na kahit sa ating murang edad ay kaya natin gumawa ng mabuti at naging kapakipakinabang. Sa pamamagitan nito, then ay natuto tayo kung paano tumayo sa ating sariling mga paa. Ito rin ay isang daan upang madiskubre ang ating talento. Sa pamamagitan ng pagkatuto natin sa mga gawain pang-industriya ay nakakatipid din tayo sa mga gamit. Di natin kailangan bumili ng mga bagong gamit dahil tayo na rin ang nagkukumpuni nito at napapakinabangan. Ulit. Isa ito sa mga paraan upang maihanda natin ang ating sarili sa hinaharap upang hindi na tayo mahirapan sa pagdating ng high school. Maraming salamat po. Maraming salamat, Christian Elia, mula sa grupong sumangayon sa ating paksa. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mga grupong hindi sumangayon sa ating paksa at nagsasabing hindi mahalagang matutunan ng isang mag-aaral sa ikalimang baitang ang mga gawaing pang-industriya. Palakpakan natin si Shanelle Lila. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado, mga kapwa ko mag-aaral at sa ating guro, Sir Alman P. Jainar. Para sa amin, hindi kailangang matutunan ng isang katulad naming mag-aaral sa ikalimang baitang ang mga gawain pang-industriya. Sa paaralan, dahil gawain lamang ito ng mga nakakatanda. Naniniwala kaming dapat pag-aaral lamang ang aming bibigyan pansin dahil may mga taong atasan upang gawin ito. May panahon din para gawin ng mga taong naatasan ang mga gawain pang-industriya sa paaralan tulad ng brigada eskwela. Wala rin tayong panahon para sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit dahil may mga takdang aralin pa tayong dapat pagtuunan ng pansin. Ang katawan natin ay masyado pangbata para sa mga gawain pang-industriya at lubhang mapanganib sa ating murang katawan ang mga gawain iyon. Hindi ito gawain ng isang batang katulad natin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa dalawang panig. Ngayon naman ay pakinggan na natin ang pagpapahayag ng pagtutol sa bawat panig mula sa ating proposisyon.
Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ng aming katupadi na nakakabahala ang mga gawain pang-industriya sa ating kaligtasan bilang mga bata dahil ayon sa ating batayang aklat sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan ay may mga dapat tandaan sa paghahanda o gawain pang-kaligtasan bago gawin ang mga gawain pang-industriya na matatagpuan sa pahina 179. Kailangan lamang natin ang focus sa paggawa ng mga ito